Yun. Ito po, mga kaibigan. Yan. Yan. Hindi madilim to. Yan. Ito po. Yan. Ito lang po. Okay guys, good morning po sa inyo lahat. Welcome back. Yan po mga kaibigan, bali matagal-tagal din po ako di nakapag-vlog. Mga isang buwan din yata kasi sobrang busy sa kanaming activities na ginawa. Yan po bali ngayon pong araw na to, balik ho tayo dati dito sa ano, sa balik trabaho tayo, bali de-deliver ho tayo ngayon dito sa tracking. Yun po, bali dito po ako ngayon sa may Pure Gold Candelaria, Quezon. Yan po, bali kararating ko lang po rito sa may Candelaria, Quezon. Bali dito po yung area ko ngayon, bali 2 drops po ako ngayon. Ang first drop ko, Pure Gold Candelaria, and then Pure Gold sa Michao. Yan, sakop po siya ng Quezon Province. Yan po, bali umalis ako sa bahay ng 2:30 ng umaga o madaling araw. Bali lumalabas na hanggang dito po sa may Pure Gold Candelaria, lumalabas po na 3 hours po ang biyahe ko po. Yan po. Tapos si after neto, Pure Gold siya, ang pabalik naman po ako. Bali, inuna ako muna pinakamalayo. And then, pabalik naman po para pagka once na na-deliver ko yung last drop po sa may Pure Gold Chaong, at least, lapit-lapit na po yung kumbaga pauwi na po ako nyan. Bali, dito, mga kaibigan, ang ibabayad po sa akin ni tracking dito, yan, bali 3,980 pesos, yun po ang ibabayad sa akin ni tracking. Kumbaga sa akin pwedeng-pwede na po, medyo malaki na po yun para sa akin. Siguro yung iba medyo nalilitan o nakukulangan pa sa bayad ni tracking pagka ganito biyahe kalayo sa Quezon Province. Pero sa ganang akin po pwedeng-pwede na po sa akin yung bali kagabi. Nagpagas po ako ng 600 pesos. Yun, bali lumalabas ng ilang liters po yun. 11 ba? 13? Di po sigurado. Kasi po, mura po gas ngayon eh. Opo. Per litro lang kasi po itong dala ko, gasoline. So, napakamura po ng gas po ngayon. Meron nga dyan na nakikita ko per liter po, 47 pesos. May point something pa, may 48, may 49, may 50. Yun po, talagang sobrang mura po ng gas po ngayon. Kung mapapansin po ninyo, di po ba? Pero may ibang lugar din po na nakikita ko na sobrang mahal pa rin. Kasi may presyo pa ng 60, 64, 63, diba? 61, yan. May 67 pa nga po eh. Yun yung mga ang malalaking kumpanya ng gas. Yan. 3 big company, di ba? Alam niyo na yun. Shell, Caltex, saka yung Tetron. Medyo may kamahalan pa rin po. Siguro depende sa area. Pero yung ibang gasoline, tulad ng Uno, yan. Yan po. Yung Hebron, yan. Yan po ako lagi nagpapagas kasi medyo mura ang gas po dyan per liter. Yung sabi ko sa inyo, nagpagas lang ako ng 600, ilang liter na rin po yun. So, yun po. Bago magparga, may kalahati pa yung gas. O ba, marami pa. Nasa kalahati pa yung fuel gauge ko sa dito sa may sakyang ko. So, nagpagas ako. And then, halos kalahati rin natira. So, marami-rami pa. Yun lang ang pinakarga kong gas. Siguro, estimate ko lang po, pagka kay Babia from to Metro Manila, dito sa Quezon Province. Siguro, kasya na po yung 1,000 dahil sa mura ng gas po ngayon. I think siguro 1,000 o 1,200, sobra-sobra na po eh. Pero
1,000. Tingin ko lang ha. Di po sigurado na. Estimate ko lang po na kasyang-kasya na po yun. Kumbaga, balikan na po yun. Okay? Ganun po kalayo rito sa may Quezon province. 3 hours po ang biyahe ko rito. From Metro Manila. Then, kasi doon ako sa may ano, parting Rizal. Yan. Dito po ako dumaan sa may ano, sa may East Service Road. Di po ako nag-expressway yan. Kasi dagdag bayad pa ho yun eh. Dagdag gasas. Eh, syempre, ganung oras, madaling araw naman po ako umalis ng bahay. So, wala pa ganung traffic. Kaya, ganung kabilis yung biyahe ko po. 3 hours. Yun. At syempre, mga kaibigan, dito sa Pure Gold Candelaria, pakita ko sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo. Ito po. Ayan po, laki tawa ninyo. Hindi po ba? Laki, ano? Yan. Pure Gold Candelaria. Ang i-deliver ko lang po rito, isang box lang po, masasabi ko, napakagaang. O baga, panalo. Walang kahirap-hirap. Kasi, pag nag-deliver ako sa iba, deliver ko mga 3 box, 4 box, bali pinopostcard ko pa ho. Pero ngayon sa pagkakataong ito, isang box na malit lang po yung i-deliver ko rito sa Pure Gold Candelaria. Yan. Nasa may compartment. O kunin ko na para makita ko ninyo. Ha? Kung gaano kalaki. Yun. Ito po, mga kaibigan. Yan. Yan. Hindi madilim to. Yan. Ito po. Yan. Ito lang po. Kagaang ganun lang po kalaki ang i-deliver ko rito sa Pure Gold Candelaria dito sa Quezon Province. Yun po, inulit ko mga kaibigan, ang ibabayad sa akin dito ni tracking 3,980 pesos. Tama po ba? Tama. Yung nga yata, tama. Minsan hindi ko matandaan yung presyo. Bali, yung po ibabayad sa akin tracking. So, pwede na po panalo na ako doon para sa akin. Kasi, di naman po kalakihan yung gas na kidarga ko rito eh. So, pagpalagay natin 1,500. So, may 3,000 plus pa ako. Di po ba? E kung 1,000 lang, edi meron pa akong magkano ba ako? 2,000 plus, o kulang 3,000 na kinita. O, pwede ho na yun. Kesa wala. Di po ba? Kesa sa namamasukan po ako dati na minimum wages lang po. Kaya, pwede na po sa akin. Panalo na po. Ito po yung deliver ko. Some box lang. Okay? At yung deliver ko sunod sa Chaong Quezon. Yan, Pure Gold po. Yan, pabalik na po ng Metro Manila yun. Medyo malapit-lapit na po. Bali, inuna ko lang itong Pure Gold Candelaria. Medyo malapit ako pero sa Chaong. Kasi para pagbalik, para bang ano yung iwas traffic na. Di po ba? Mayroon kasi pag Chaong tapos ipunta rito Candelaria, baka maraming bahay ka pa dadaan. Baka abot ka pa ng traffic. Di natin masabi. Sabi ka nila, pagka sa probinsya daw walang traffic, pero di po totoo, may ilan din probinsya na sobra din ng traffic lalo pag yung pasukan ng mga estudyante. O di po ba, di natin masabi traffic, bigla nang sumusulpot yan eh. Pag pumunta ka, walang traffic, pagbalik may traffic, ganun po yun eh. Maaga nga umalis kaya walang traffic, iwas sa traffic po ako. At ito po yung ano, yung deliver ko po sa Pure Gold Chaong. 2 box lang po, may kabigatang kote, pero sa tingin ko, kayang-kaya ko naman buhatin. Kumbaga, sanay na magbuhat eh. Sige, pakita ko sa inyo. Ito po sa juice ko, ito yung postcard ko. Ito po yung sambak. Ito yung pangalawa. Ay, 2 box po yan. Yan. Yan po, kita ko ninyo sa 2. May kabigatan din po.
Okay. Okay, yun lang po, mga kaibigan. Yung dala ko po, kotse lang po yung pambayad sa tracking. 3,980 pesos. Paano kung dala mo pa sa sakyan MPB, AUV. So, I think, mas malaki pa dun sa ibabayad sa ni truck compare sa akin. Kasi yung kotse lang po dala ko, sa'yo mas malaki. Siyempre, di po ba? Siyempre, iba po rate po yun. Kasi may kanya-kanya rate po yung mga sedan, MPV, AUV, di po ba? Mga 4-wheel trucks, 6-wheel truck, yun po. Kanya-kanya rate po yan. Kaya, kakaiba po bayad po yan. Siyempre, kotse lang dala ko, yun lang po ang tamang ibabayad sa akin ni trucking. 3,980 pesos. Okay? Yung mga ano po ah, may nagtatanong po sa akin. Yung mga sasakyan na kubuha ng mga bagong sasakyan po. Yan, pang-personal po. For family, kasi installment, hulugan. Meron po ako na-encounter na ilang buwan pa lang ho, ang lumilipas nahirapang magbayad. Maghulog doon sa kinuha nila sasakyan. Siyempre, yung time na malilate ka, madidelay, hulog mo, di po ba? I suggest kung driver po kayo at gusto nyo po kumita, maghanap-hanap po kayo ng mapapasokan na tracking na pwede ipasok po yung sasakyan na dala po ninyo, na kinuha po ninyo na hulugan, para kumita naman po. Pwede rin kayo maghanap ng driver, palabas po ninyo, kung may trabaho po kayo. Pero sigurado naman po, pagka once na yung sasakyan po ninyo na ipasok sa tracking, lalo may biyahe po araw-araw malalayo, sigurado kikita naman po yun. At makakakuha po kayo ng panghulog monthly dyan sa sasakyan po na kinuha po ninyo. Opo, kasi sa totoo lang, doon po sa tracking na pinasukan ko po, maraming tracking po siya. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo. More than 3-5, ganun. Napupuno yung pinaka-warehouse po namin. Tapos, sa sobrang dami pong pipick up, iba't iba sasakyan po yung nakikita ko, nakakasama ko ho doon sa pag-pick up sa warehouse ng item na i-deliver po namin. Meron dyan akong nakikita na bago sasakyan na Stargazer, Hyundai, di po bang ganda po yun. May Innova, mga hybrid, Mirage, yan, mga L300, mga Crossband, NB350, ganun po. Mga luma na, mga Adventure, ganun po. Talagang nakikipagsapalar po sila na pumasok sa truck para bumiyahe at para kumita. Makakuha mo lang panghulog sa sakyan. Yun, di po ba? Yun po, marami po lang kisipasukan doon sa may tracking na pinasukan ko po. Para may panghulog man lang, katapanan, kumita man lang. Di po ba? So, yun. Kung gusto po ninyo ipasok, maghanap po kayo ng tracking na pwede ipasok po yung sasakyan po ninyo na pwede kumita o pagkakitaan. Kung may pasok po kayo o may trabaho po kayo at di kayo makakapag-drive, kapag-deliver, pwede po kayo maghanap ng driver para ipadrive nyo po para ipasok sa tracking. Sigurado, para kumita, di kayo mahirapan sa panghulog. Kasi di lang ho kayo ganyan. Marami po rito sa tracking na pinasuha ko na yung nga, kumuha po ng mga bagong sasakyan, ang gaganda pa. Hybrid, Stargazer, yung mga Innova, di ba? Yung mayroon pa ang Suzuki Ertiga. Gaganda, mga hybrid din. Mga wala pang plaka ho yun, mga halos lahat, mga bago po yun eh. Talagang ipinasok nila sa truck yun. Bakit kaya mo? Para kumita. Yeah. Para may panghulog, may panggasmal lang po, di po ba? Yun po. Yun lang po may sasuggest ko po sa inyo para sa kasakaling medyo nag-alangan po kayo para kumita naman po yung sasakyan na yun eh. Kung gusto lang po ninyo, ipasok po rin sa truck, maghanap po kayo na mapapasukan. Okay? Sigurado yan, makakapaghulog kayo monthly sa inyong sasakyan na kinuha.
Yan po ah, mga kaibigan, eh, pasensya ho. Pasensya na po. Dahil ngayon lang ulit nakapag-vlog. Kasi sa totoo lang po, sobrang busy. Tapos nagkasakit pa ho ako. Pagaling muna pa ako. Pero sa result ng ultrasound ko, okay naman, negative. So, walang problema. So, happy. So, ngayon, mag-vlog na ho tayo ulit. Para masaya. Para magkaroon ho tayo ng pagkakitaan. Hirap kasi na mabuhay ng walang pera. Okay. Mag-ingat po tayo sa ating mga biyahe, mga kaibigan, mga kasama. God bless po sa inyo lahat. Keep safe. And keep on driving.